Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin kung ano ba yung dapat ninyong ilagay, footing tie beam or wall footing. Isa sa maraming katanungan tungkol sa footing tie beam ay gaano ba kalalim ito? Dapat ba may tie beam pagka bungalo? Ano ba yung gamit ng tie beam? Kailan ba dapat magkaroon ng tie beam? Iyan yung madalas na tanong pag pinag-usapan na yung tie beam. Ang footing tie beam ay nilalagay para magkaroon ng connections. Magkadikit-dikit yung lahat ng mga isolated footing. Kung ang footing mo ay wrap foundation or tinatawag na mat foundation, hindi mo na kailangan magkaroon ng footing tie beam. Ang kailangan mo na lang ay lagyan ng wall footing para magkaroon ng suporta para sa iyong wall. Ngunit kung kinakailangan, ang magsisilbing footing tie beam na, iyon na rin yung pinaka-wall footing mo na gagamitin. Now, kailan ba natin ginagawa o nilalagay yung footing tie beam? Para ma-reduce yung unsupported length ng poste, kinakailangan lagyan natin ng footing tie beam. Kasi yung poste ay subjected sa slenderness ratio. Kung dinesign yung poste na matibay naman siya at chinek mo yung slenderness ratio ay hindi pasado, kailangan lagyan ng tie beam para makapasa siya sa slenderness ratio. At bukod doon, hindi naman axial load lang yung purpose ng tie beam or yung footing tie beam. Ito rin ay ginagamit in case na magkaroon ng settlement yung ibang mga isolated footing, makakaagapa yung footing tie beam para ma-reinforce yung lahat ng isolated footing para hindi masyadong magkaroon ng movement. So, halimbawa kung meron tayo ditong footing tie beam, let's say meron tayo ditong ang reason kung bakit nakabaon or nasa ilalim yung footing tie beam, kailangan nito mag-rest din ito. Sa soil, kung saan habang lumalalim yung pwesto ng footing tie beam, para lang magkadugtong-dugtong yung lahat ng footing, sa actual construction, medyo mahirap ilagay yun na mismong nasa ibabaw ng column footing. Medyo masyado lang malalim. Para i-replace yung usual na ginagamit na wall footing, instead of wall footing, yung pwesto ng wall footing, gawin na natin footing typing kung saan nakapwesto. Yan diba ay nasa ilalim ng lupa. Dahil nga sinabi natin na in case na magkaroon ng konting movement or settlement ito, so isa sa magbibigay ng strength para hindi masyadong mahirapan yung mga isolated footing ay mismong footing tie beam. Ngayon, kailan ba siya ginagamit? Pag umabot na ng 4 to 5 meters yung unsupported length ng poste, kailangan lagyan na natin ng footing tie beam. Halimbawa, mula dito sa poste hanggang doon sa 4 meters or 5 meters naging unsupported siya, lalagyan na natin siya ng footing tie beam. Kung bungalo ang ating pinapagawa, applicable ito na magkaroon ng footing tie beam kung roof deck. Ang inyong pinaka roofing. Hindi siya like cages materials na ginagamit natin na steel trusses, rafter, tubular, at saka long span roofing. Pagka roof deck, kailangan na natin lagyan ng footing typing kasi nga medyo mas mabigat yung slab, concrete slab, compared doon sa light cages materials na tinatawag nating steel trusses, roof covering, which is long span. Kaya, in case na hindi naman roof deck yung gagamitin natin, kung ito ay steel trusses, roofing materials, pwede na natin gamitin yung, instead na footing tie beam, pwede na natin gamitin na wall footing na lang.
So kung wall footing, ang detail ng wall footing natin, meron tayong pwedeng gamitin na tatlong 12mm diameter at saka lalagyan lang natin ng C dito. Tapos yung haba nito, let's say 400mm. Tapos of course, meron siyang covering dyan para sa wall footing. So yung height, pwedeng gawin natin na nasa 8 inches papuntang 10 inches yung pinakakapal ng wall footing. In replacement kasi, depende kasi doon sa location. Halimbawa, yung location ninyo ay bumabaha, every time na bumabaha, nagkakaroon ng malakas na agos, malapit sa dagat, posibleng puntahan ng ng tubig, mas maganda na yung footing tie-in ay medyo ibaba na ng konti na malapit dito sa column footing. Kasi nga, baka magkaroon ng erosion at yung lupa, lumitaw yung pinaka-ilalim niya. So, delikado. Medyo, pagka nagkaroon ng nahukay ito, of course, gagalaw yan dahil bababa yan. Dahil pagiging suspended ang dating yan. So, marami nang nangyari na gano'n ang sitwasyon. Kung ang ating roof deck para sa bungalow ay ginamitan natin ng footing tie-in, kahit na minimum size lang ng FTB or footing tie-in, yung gamitin natin ditong detail. So, pwede naman dito kung isang palapag lang, kaya lang roof deck ang gagamitin. Kahit na apat lang na 12mm ang pinaka-main bar natin. Ngayon, napakahirap na isabay itong buhos ng tie-beam pagdating sa actual construction. Hindi mo naman agad ito maisasabay sa buhos. Kumbaga, mahirap gawin itong monolithic. Kasi nga, dahil may forma rito, mahirap forma sa ilalim yan at ipapasok mo rito yung forma. Tapos may lupa. So, kaya usually, pagka nag-install tayo or nag-fabricate tayo ng footing tie-beam, nahuhuli siya. Kaya nilalagyan na lang natin siya ng abang. Kung apat yan, kabilaan, apat. Pero kung ito'y continuous yung tie-beam nito, pwede nating isuksok na lang dito yung dalawa sa taas, dalawa sa baba. Kaya lang, kailangan yung nito, lampas man lang sa 2D. So, kung ito yung D, yung height ng, yung depth ng tie-beam, ito yung D, ito yung 2D. So, dugtungan nito is ilalampas mo doon sa 2D. Okay, siguro, aabot yan. Ito yung dugtungan. Probably, aabotin ito ng nasa 2 feet. Maybe 20 inches. Kasi sa 50D, 50 times sa 12, 600mm, nasa 2 feet nga. Okay? So, yung stirrup naman, ay katulad lang din ng mas masinsin dito sa malapit, tapos sa malayo, the rest na is 20 centimeter or 8 inches. Dito, ganun din, masinsin sa umpisa. Let's say, yung una is 5 centimeter, susunod na 5 na spacing ay 10 centimeter, and then the rest pwede ng 8 inches. So, ito yung detail o yung spacing na pwede natin gamitin sa footing tie beam. Lalong-lalo na kung dalawang palapag yung inyong bahay. Mas maganda na merong suporta yung isolated footing natin para in case na magkaroon ng maliit na settlement, yung isolated footing, nakagapay pa rin yung footing tie-in. At again, kung steel trusses, bungalow, pwede na tayong gumamit ng wall footing. So, nandito na lang yung ating video. Sana ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.